Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is me, Kathleen, filming another vlog. At kung bagong-bago kayo sa channel namin, please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the notification bell para always notified kayo sa mga upload na video namin. So for today's vlog, kung nakikita niyo naman kung ano yung nasa harapan ko ngayong araw, tayo ay magmumukbang lang ng pizza at ng cake. Pero yung cake, hindi ko sure kung maubos ko siya dahil sobrang tamis niya. At teka lang, bago ko simulan to, gusto kong pasalamatan yung kapatid ko dahil pinadala niya ako ng mga pagkain na to. At meron pa akong prop from Starbucks. So eto, basta mamaya makikita niyo naman kasi nakalagay siya sa parang tray na ganun. So hindi lang ako pinadalan, meron din sila nanay. So syempre, di naman ako special. Ay, hindi naman ako yung anak lang. So ayan nga, binigyan niya ako kasi sabi ko magmumukbang ako. Dapat balot, kaso walang nabilan. Kasi nga, di ba nag-brown out at bumagyo nung nakaraan. So yung mga balot daw, yung mga di pa lumaki or what. Basta yun. So anyway, bago natin simulan yung mukbang and question and answer, iinom muna ako dahil hindi pa ako kumakain. At hindi pa rin ako gano'n. Basta. So, ayun, nagbubuto na rin kasi ko. Kasi anong oras na din. Kasi talagang inintay ko tong vlog para maubos ko yung pizza. Kung maubos ko, yung flavor niya, ano ba to? Hawaiian ba to? Or what? Basta, ayun, Hawaiian and bacon, parang gano'n. So, meron din hot sauce. So, ayun, pinadeliver lang yan. Inom muna tayo. Ito siya. Napakasarap talaga ng prop. Na galing sa... Nasa choco. Ano to? Frappuccino... choco java chips ata? So, ayun lang. Anyway. Pasensya na kayo kung madaldala naman tayo ngayon. Kasi... di naman magkakaroon ng sense to kung hindi tayo mag-iingay. So, bago natin simulan yung question and answer, kailangan muna natin kumain para may lakas tayo. So, ngayon nagpapatugtog din ako sa TV namin ng jazz para, kunyari, ano, nasa restaurant, gano'n. Ito, gano'n sa Pizza Hut. Pizza Hut baka naman. Sarap. So, tatanungan nyo kung nasa si Kiel. Nasa kanila lang, hindi na rin kami ganun nagsasama. Hindi na kami ganun nagkakasama. Kasi nga, may kanya-kanya na kami buhay. Siya nag-stream, ako naman. Kaya mag-vlog, diba? So ito. Ang harap ng pizza ng ano, no? Nung Pizza Hut. Ano siya, masarala. Mayroon siyang masarala sa crush niya para hindi natatapol. Panood, diba? Yung parang flavor, ganun. So, ako pa naman, hindi ba ang hot sauce? Natuloy na ito ang hot sauce. Napabait na ate ko na yun, sa totoo lang. So, walang ano, sobrang spoiled ko. Ano sabihin ko, kung ano, kunyari, ano i-post ko. Talagang pwede pa rin yung kahit gano'n. Bibili na. Promise. So, ayun lang. Pagkatapos kumakain to, isang pizza na. Start na natin yung question na natin. Matigas na. Nakarap mo mozzarella, no? Wala talaga siyang ang bagay. Ganun. So, parang ako yung ano, nagmumukbang na ano, na ASMR. Ganun. Huwag napansin yung background ko kasi binigyan din naman dito sa Hagon yung medyo magulo yung bahay namin ngayon. Medyo ngayon pala kami nakaka-recover. Nakaka-recover. Wish ko lang maubos ko itong pizza. Kasi sayang, may isang box pa. Sa kanila naman yun. Hindi natin kung kaya mag-MMQ, pero para mag-MMQ, diba?
Sayang nilang ako sana makain ngayon. Mm. Nakaharap. Nakaharap pa nang kumain kasi alam nyo naman. Always. Ang bigat niya sa chan. So medyo mahina yung boses ko kasi kumakain tayo. Mamaya sa kasyon ng answer. Ahoga tayo. Bonggang-bongga. Parang ang sarap nung itong isa. Wish ko lang ay matunawan ako ngayon. Sarap. Hindi ko malasahan yung ano, chips. Dati lasang lasa kayo din. So, ayun. Nakatapos na tayo sa isang slice. So, mag-start na tayo ng question and answer. Kasi, baka sumobrang tagal yung vlog natin. So, niready ko yung question. Dito sa phone, nirecord ko. Kasi mag-isa lang ako at walang magtatanong. Hindi gagali sa iba. May mga kasama sila. So, ako, wala. Nag-iisa lang ako. So, inaan natin yung volume. Kasi masyado malakas. Baka makabirating tayo. So, ayun. Yung number one question natin. Yan. Narinig ba? Parang hindi. Napahiya tayo rin. Sa pa ulit. Ayaw. Ayaw. Ayun, meron na. So, ayun, masyado tayo na strategy is ready dito. Ayaw itong una. Yung una ayaw. Number one question from Regina Vitalaga. Ulit, ulit. Kailan po? So, ulitin natin. Number one question from Regina Vitalaga. Kailan po ang kasal? Diba? Humumuya. Humumuya ang babae. So, ayun, tinatanong niya kung kailan daw yung kasal. Kanina ba? Medyo ko lang. So, ayun, hindi ko pa sure kung kailan kami ikakasal. Kasi, hindi pa din namin gano'n napapag-usapan yan. Kasi nga, parang sa ngayon, enjoy muna kami sa buhay namin. Kasi, sabihin natin na masarap na magkaroon ng partner for a lifetime. Pero, mas masarap mabuhay kapag na-enjoy mo yung pagiging dalaga mo. Ayun yung dalaga. Dalaga ka, girl. So, ayun. Mas gusto ko muna namin enjoyin yung mga bagay-bagay. Gusto namin cherish together yung mga bagay na mangyayari sa amin. At, ayun. Tsaka, yung ganyan, may tamang panahon yan. Tsaka na lang pag may pera na, alam mo naman. So, kasi ganyan, mahirap umasa sa magulang kasi baka naman sabihin, magpapakasal kayo, wala kayong pera, ganyan, di ba? So, ayun lang. Kain muna. Ano mo kung kung saan ko sa ass? Nalanda ko sa baba. Nasa plaza sila nanay. So, naya ako kasi baka mamaya nakikinig sila sa akin. Nag-film nga ako nang walang tao dito sa baba kasi gusto ko solo yung baba. So, kung ako lang mag-isa dito ngayon at hindi na ako magdadaldal at mag-move on na din tayo sa number 2 question. So, yung number 2 question, sa alam ko sa kanya din ang galing. Nagkaroon ng topic. Sa kanya din ang galing yung number 2 question kasi nga, hindi lang naman daw dalawa yung gusto niya itanong marami pa. So, yun. Tama ba? Hindi. So, ayun. Ito. Mali niyo marinig ah. Ayaw na naman. Nakakainis. Ayan. Number 2 question galing ulit kay Regine. Nakita mo na ba secure as a future? Diba?
nakita ko na daw ba si Kier as a future. So, ayan, tuloy natin. At ang dami-daming nagtatanong sa akin ng ganyang question. Kung si Kier na ba talaga yung gusto ko para sa future ko? Oh, syempre, sasagutin ko yan ng yes, big yes. Kasi, for me, yung 2 years or more, feeling ko kasi na, siya kasi yung umintindi sa akin eh. Umintindi sa moody kong ugali, yan, yung sumunod sa mga gusto kong bagay, lahat nakikijam siya. Sa kung anong gusto kong gawin, or sa kung anong mga gusto kong bagay na gusto kong... Ayun, basta ang hirap lang i-explain. At di na rin ako naghahanap. Kung hindi siya, wag na lang. Joke lang. Ay, joke lang. Oo, yun. So, ayun. Basta, di na ako naghahanap. Siya na yung nakikita ko para sa future ko. Pero, di natin alam. Kasi, bata pa naman ako. I'm 21. Siya 21 pa lang din. So, di ba, marami pa ang pwedeng mangyari. So, kaya di namin minamadaling mga bagay-bagay. Kasi, darating din kami sa point na yun. At yung stage na to ngayon, parang kilanlanan pa lang din kami. Kasi 2 years pa lang, di ba? So, parang kung mas tatagal pa dun. So, para sa akin, mas gusto ko kilalanin ko pa siya. Even, parang kilalang kilala ko na siya. Mas gusto ko pang makilala yung ugali niya. Ganon. Kung mahalala na uminit ako. Number 3, na agad, kasi matagal na yung ano. Ayaw mo. Number 3 question from Kobe Perez, okay? Ilan butas na skyscraper? Ang galing ni Kobe, siya kapatid ni Pia. Natanong niya ako ilan butas na skyscraper. Di ko alam kasi di ko pati narebilangan yung butas na skyscraper. Basta kinakain ko lang. Kinakain ko lang siya para... hindi ko na ilalang ko lang butas. So, ayun. Next question tayo. Number 4 na ba? Ay, number 4. Tama. Tama ba? Hindi ko na alam kung ano number. Number 5, galing ulit kay Kobe. Ay, mali. Number 4. Number 4 question from Marianne Di San Ilag. What did you most fight about as a couple? English, sis. So yung pinag-aawayan namin, yung pinakamatinding. Meron ba? Wait, isipin ko lang. Yung pinakamatinding pinag-aawayan namin, siguro yung uminom siya na may mga ano. Kasama naman ako noon, kasi umuwi ako ng maaga. Kasi alam mo naman, straight ang parents, di ba? Yung ano, yung uminom siya noon, kasama niya yung mga kaklase niya. Tapos may kasama rin babae. Eh, ayoko nang ganun. Ayun yung pinaka parang worst na pinagawa namin. Kasi kami ni Kier, di naman kami nagtatagal mag-away. I mean, nag-aaway kami, siguro mga 2 or 3 days. Ay, di pala 2 or 3 days. Siguro mga, isang araw lang, okay na kami, ganun. Hindi kami nagtatagal na parang walang pinagsamahan, ganun. Saka, kilala ko sila, hindi siya, nagagalit siya, pero saglit lang. Mabilis ang suluan. Alam ko na kung saan pretty niyan eh, char. Alam ko na kung paano siya, tatahan sa kalungkutan niya pag nag-aaway kami. Kasi mahal nga namin yung isa't isa, so hindi naman namin din kailangan patagalin yung away, kung lalo na kung simpleng bagay lang naman. Kasi ako pa yung may kasalanan, di ba? Sorry ako pag ako may kasalanan. Tapos pag siya may kasalanan, magsisorry siya. Or kahit ako yung may kasalanan, siya pa din yung magsisorry. Sure, joke lang. So, ayun, nadlot pa yung pag-inom. So next question tayo, na natin kung kanino galing. Kay Kobe daw. Ito gusto kong banatan. Magtagal. Number 5, galing ulit kay Kobe. Ano po ang nauuna? Itlog o manok? Diba? Kapatid ni Kiara yan, promise. Pero ewan ko ba, si Regine ata nagtanong na ito dyan. So, ang feeling ko ang nauuna is manok. Kasi, di naman mangingitlog yung manok. Ay, tama ba? Di naman mangingitlog yung manok kung walang manok. Tama ba? Basta,
mga tanungan, di ba? So, ayun, kakain muna tayo. Meron akong ilan dito, 11 questions. So, nakaka-ano pa lang tayo. Nakaka-5. So, may 6 question pa. At... Move on na tayo sa number 6. Para kain na lang tayo mamaya. Ito, number 6. Ang hirap yung ito yun. Ayan, number 6 tayo. Number 6 question from Shikaina. What keeps you motivated? Ang gusto mo tayo na sa akin. What keeps me motivated is... namomotivate ako sa paraan na alam ko, kada gising ko, may pera ako, gano'n. Ano ba? Oh, parang gano'n. Namomotivate kasi, di ba, may ads na kami sa YouTube. So, feeling ko every time I wake up or every day I wake up, I feel so motivated kasi alam ko, pag gising ko, meron agad akong income, which is galing nga sa YouTube. So, sobrang motivated ko, kaya masala namin pinagbubutihan itong pagbablog. At kaya din hindi ako sumusuko kasi alam ko na meron naman kahit papano, kahit konti lang kasi hindi pa naman kami ganun kakilala or what. Namomotivate ako kasi sobrang sarap sa pakiramdam na yung alam kong kahit ano, basta ano, yung may mga taong nandyan sumusuporta sa akin, kaya pinag-iigihan ko rin yung mga bagay na ginagawa ko ngayon. At syempre, yung parents ko, todo support, kapatid ko, yan, humomotivate ako sa kanila. Kaya ginagawa ko to para sa kanila din. Para sa akin, para sa amin. Diba? So, ayun. Sana, itindihin nyo na lang. ano na tayo? Number seven. Number 7 question from Raisa May Felipe. Since patagal naman nang di tayo nagkikita-kita, ano yung mga bagay na namimiss mong gawin natin nung high school at yung mga pinaka di mo makakalimutang memories nating dalawa? Hehe, love you and more soups to come. First of all, before I answer this, I answer your question. I love you more and thank you for your support. Alam ko kung gaano meron ako sinuportahan. Through ups and downs. Even nung high school, kahit na minsan meron tayong hindi pagkakaintindihan. O siguro yung mga bagay na hindi ko makakalimutan nung magkaibigan tayo or nung high school is yung pag-uwian, yung tatambay tayo sa labas. Tapos yung mag-iingay tayo nila, Kenneth, di ba? Yung... Ayman ko, nakakasabay ka din namin umuwi, di ba, kahit pabano. So, sa ano yun, nasa pag-uwi. Pero sa Pretty Chicks, yung grupo namin ng high school. Wait. Siguro nung... Ano ba? Nung... Yung mga bagay na di ko makakalimutan together with us. Siguro yung pupunta kami sa inyo pag-piesta. Kasi ang sarap ng mga pagkain. Kung makakalimutan yung mga gala, ganyan. Yung bonding natin lahat, topas. Na ngayon, hindi na naulit. Ano ko, may kanya-kanya na ata mong buhay. Wow, nagsalita. Ayun. Yun lang. Number na ba tayo? Eh. Sabi ko sa inyo, hindi ko maubos yung pizza, guys. Ilan pa lang yung bawas ko, busog na ako. Kaya ayokong nag-ano. Kung minsan magmumukbang ako, ASMR lang. So, lakas-lakas nila kumain, di ba? Move on na tayo sa number 8. Sino ba to? Ano tayo? Number 8 question from Joseph Escanda. Bakit sobrang guwapo ko? What? Char. Di ko alam. Ask Mela. Kung bakit sobrang gwapo mo sa paningin niya. Joke lang. Hindi ko alam. Basta, congrats kasi may baby ka na. Hindi mo kami makalimutan. Ayan. Yun lang. Hindi ko masasagot yan kasi ask Mela na lang. Kasi siya yung makakasagot niya. Thank you. So, number 9. Kanina to.
pinipilit ko na lang ako siya. Number 9 question from Piero Bintiro. Okay. Lights on or lights off? Oo naman talaga. Yung mga saan ba? Saan ba lights on or lights off? Sa ano? Pag natutulog? Or ano ba? Kumain? Siguro pag natutulog. Oh, wag kayong tumawa. Natutulog lang. Siguro pag natutulog. Usually lights off naman talaga. Pero takot ako sa dilim. So, mas gusto ko maliwanag. Huwag ka tumawa dyan. Kasi wala naman nakakatawa. Pag tulog yung sinabi ko, di ba? Di naman kasi ano eh. Di naman kasi specific. Kasi ano tinanong mo? Specifically, charot. Charot lang. So, move on lang. Wala naman kwenta yung tanong. Charot. Charot na naman. May number 10 na tayo. Isang question na lang. Number 10 question from Chichi. Ano yung sa tingin mo naging the best or magandang nangyari sa buhay mo ngayong taon? At si Chichi, sobrang bait din ito. Sa kanya nga, galing ako rin yung light ko ngayon eh. Binenta niya sa akin yan. Dati nung kasalukuyang mahal pa yung ring light. So, binantahan lang din niya sa akin. Binatawad niya ako kahit walang kasalanan. So, supported din lang si Chichi. Kaya mga kaibigan kayo ng high school eh. Sila nila Katrina, si Lucel, si Raisa. Ayan, si Chichi nga. Sila Kena, sila Jessa, sila Isidro, sila Mina. Yung mga kasali ko na umuwi. Kasi para-para ko kaming way na dito nga, Hagoner. So, anyway. Nilatanong niya sa akin kung ano yung pinakamagandang nangyari sa akin. Ngayong taon, even nagka-COVID, meron pa rin naman na magandang nangyari sa akin. Which is, naisipan ko mag-vlog. Na dapat hindi naman kasi talaga. Ewan ko bakit, anong naisipan ko din kung ba't ako nag-vlog. And then yung tinatanong ko sa sarili ko, bakit ba ako nag-vlog? Parang wala naman akong future as a vlogger. Parang ganun minsan sinasabi ko sa sarili ko. Kasi, di ba, parang dati, pa-video-video lang. Di ko naman in-expect, di ko din naman alam sa sarili ko na magba-vlog pala ako na magiging vlogger. Wow, vlogger. Kasi syempre nga, tinulungan ako ni Kier. At ayun, kaya napilitan din ako na ituloy. Itinuloy ko talaga kasi nakikita ko naman na merong sumusuporta kahit papano. Excuse me. At ayun, yung pinakamagandang nangyari sa akin ngayong taon is nagkaroon ako ng YouTube channel at na-monetize ako in just 2 months at nagkaroon ako ng subscribers in just 2 weeks. Diba, napakagaling. Ganun ka-amazing. Ganun ka-amazing yung nangyari sa akin ngayong year. Even yung sa iba, this is the worst year. For me, this is not the worst. Kasi, meron pang nangyari sa akin na mas worse nung 2015 or 2016. Yung na-dengue ko. Kaya, di ko pa siya tinetreat as a worst. Kasi, hindi pa naman ako nagkakasakit. At, ayun, healthy kami. Malasag kami, buong pamilya. Ayun, di kami nagkasakit. Or what? Lahat. As in, kaso yun lang, namatayan kami nung nakaraan. So, pero di ko din siya tinatrit. Basta yung year pa na to, I didn't treat this year as a worst. Kasi, ang dami din nangyari na maganda sa amin, sa pamilya namin, na sobrang pinagpala talaga kami. Ayun, nandadrama na, ano. So, basta ang swerte sa akin yung year na to. Ayun lang. So, meron na lang pala tayong isang question tapos hindi ko pa nauubos yung pizza. Babanatan ko yung cake. Kaya busog na talaga ako. May na lang ako. May nakatatla naman ako kahit paano. Tapos, ang daldalo ko pa. Diba? Yung year na to, kahit nga nagka-COVID, sabi ko sa inyo, kahit nagka-COVID, hindi ko siya tinitreat na worst year. I mean, minsan, parang nasabi ko ata yun sa sarili ko na, this is the worst year. Pero siguro dahil malungkot lang ako, or ang dami kong iniisip. Pero na-realize ko kasi na, swerte pa din ako kasi I'm still alive. Swerte pa din ako kasi may nakakain ako 3 times a day. Hindi lang 3 times, 6 times, ganon. Swerte ako kasi naka-survive kami sa bagyong Ulysses. Walang nangyari. Sana yun na yung last. Kasi magtatapos na din naman yung year.
ang dami kong gusto ipagpasalamat. Kasi, wala, as of now, wag naman sana, wala pang worse na nangyayari sa pamilya namin. Ayokong batiyan, pero ang swerte-swerte ko pa rin kahit pa paano. Kasi, kompleto pa rin kami. Ngayon, masaya. Lumalaban, no? Lumalaban. Kala mo talaga, ano ba? Ito na lang, last bite. Ang bigat sa dyan, promise, ang kapal ng mozzarella niya. Sobra. Kain mo na ako. So, nagbalot mukbang pala ako ng 30 pieces isang to. Hindi ko din mauubos, no? Ah, mag-usog talaga ako. Pag kumakain ako na malaldal, ito yung mozzarella ko. Parang tinapay lang din siya. Ang sarap. Kaso nga lang, ang problema sa akin. Ako yung mas problema. Yung chan ko. Mabilis mo ko. So, ayun. Meron pa tayong last question na narinig ko nga kanina. Galing pala yun ulit kay Kiel. Masib na talaga ako. Parang susukan ako. Ito yung tanong niya. Ayan, pakinggan niyo mabuti. And okay. Meron ulit tayong question galing kay Kiel. At tinatanong niya, hanggang kailan mo daw siya mahal? Hanggang kailan mo daw siya kayang face it? So, feeling ko gusto lang niya kiligin dito sa sagot na to. Kaya niya ako tinanong. Kasi kailangan ka din naman ng magtatanong sa akin para meron ako may content. De, joke lang. Nagtanong talaga sila sa akin lahat yan. Nag-ask nila ng question. So, yung tanong niya, hanggang kailan ko daw siya mahal? At kung hanggang kailan ko siya kayang tiisin? Yun sa hanggang kailan mo ko mahal muna. Inom muna tayo. Wait lang. Kasi, do I really need to explain if gaano kita kamahal? I mean, kung hanggang kailan kita mahal. Kasi, ato sige, para sagutin na lang din natin. Siguro feeling ko, hanggang mahal mo ako. Kasi, kung di mo naman ako mahal, or meron ka ng ibang gusto, or meron nagkaroon ng problema na hindi na natin kaya ayusin, pero mahal pa din kita that time. Tapos ikaw, hindi mo na ako mahal. Siguro at first, tatry ko maglumaban or tatry kong ayusin. Tatry kong ibalik yung dating nasimulan. Pero, pagpakiramdam kong, yes, hugot. Pagpakiramdam ko na, na wala na talaga, na hindi na ako yung gusto mo. Feeling ko I give up na lang kahit hindi pa ako ready. Kasi ayoko naman syempre na mangyari na bumalik na naman ako sa dati na magkakabol ako, diba? At ayoko naman na maramdaman ulit na parang ako na lang yung nagmamahal tas iniintay mo na lang pala akong bumitaw. Pero feeling ko naman di naman mangyayari sa atin na maglolokohan tayo or what. Wala ko naiisip na magiging rason natin is yung third party or magkakaroon ng iba. Kasi, ewan ko ha, kasi nararamdaman ko yun eh. Feeling ko mas mag-aaway pa kami kapag ka pinagpalit, kapag ka mas more on nag-ML siya. ML, kasi naman. Hindi, totoo yun, promise. Kasi, mas nag-aaway pa kami kapag nag-ML siya, wala siyang time sa akin, ganyan. Lalo ngayon streamer na siya, di na siya gano'n na magpunta sa amin. So, mag-isa na lang ako magbablog. Char. Hindi naman. Pwede naman ako magpunta sa kanila kasi sabi naman ni mommy, open naman ako doon. So, ayun, thank you mommy. Anyway, mahal kita hanggang mahal mo ako. Pero pag hindi na, siguro, at first, yun nga sabi ko sa'yo, at first, para marapok tayo, di ba? Yun natin lang kung talagang first lang ba? Pipilitin ko ngayon kung makakaya ko pa. Pero pag hindi na, pag ayaw mo na talaga, stop na ako doon. Basta, I give my best and I give you everything. I'm almost, nakalimutan ko na yung sasabihin ko. So, ayun lang. At, ayun, hanggang kailan kita
kayang tiisin. So, maraming bagay na nag-away na kami. Oo, maraming bagay. Maraming beses na kami nag-away. So, siguro di ko na lumagpas na sa 100 or more. Or 500, ganun. 500 times na kami nag-away sa walang kadahilanan. Kasi ako nga-away ako pag wala sa akin yung attention. Ganon. Gusto ko na sa akin palagi. Mali yun, pero gusto ko lang. Gusto ko nang siya awayin. Pag di naman yung totally, hindi ko siya kakausapin, hindi ko siya chat-chat, ganon. Chow lang. Pero ano, mahilig akong mag-away kahit sobrang liit lang. Ganon kasi, kung gusto ko, ako lang. Pero love ko si Kier, sobrang love na love ko yan. Oh, tapos tinan mo, sa akin na patinanong to kung hanggang kailan ko daw siya kayang tiisin. Hindi naman kita natitiis eh. So feeling ko, ayun, hanggang mahal mo ako, hanggang tayo. kahit, hindi naman kasi ako tumitingin kung may nagawa ka sa akin mali. Or kung may nasabi ka sa akin na masakit. Hindi ko naman yun iti-treat this a big deal. Lalo sa'yo, kasi alam mo naman yun, ikaw lang yung masasandalan ko, ikaw lang yung matatakbuhan ko pag may problema ko, diba? Ganun, tas ang lamig, ganar. Ikaw lang yung natatakbuhan ko pag may problema ako, at alam lahat ng sekreto ko, alam mo. So, feeling ko pag wala ka, wala na rin ako. Charot lang. So, yun lang. Hindi ko siya kayang tiisin. Hanggang kaya kong tiisin. Siguro, pag ano, mangyayari lang hindi ko na siya matitiis pag wala na kami, pag wala na yung love sa amin. Ang arte ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit ako hugot ng hugot. Nakakainis. Porkat di ko naubos ang mga pizza, hugot-hugot tayo dyan. So, totoo lahat ng sinabi ko. Kasi, lalo na, eto guys, kasi pagdating kay Kier, kasi talaga, yung mga bagay na parang, pagdating kay Kier, kumari, nag-away kami, nagkasakitan kami ng loob sa mga nasabi namin, both sides. Hindi ko masyadong inaano yun eh. Hindi ko masyadong binibigil. Kasi, alam ko naman, at the end of the day, mag-aayos kami. At mas di ko siya natitiis kaysa sa mga dati kong naging kaibigan. Kasi si Kier kasi, siya yung ano, yung walang arte. As in, wala talaga siyang arte. Nang ano, kunyari, paano ba? Hindi siya yung ano, yung basta kinikilig ka na. Stop na nga, mamaya naihi ka na dyan. So, ayun lang. Swerte ko kasi meron akong Kier. Siya rin, isa din siya sa tumulong sa akin kung bakit naging ganito yung YouTube channel ko ngayon, kung bakit nag-grow to ng mabilis, siya yung gumawa ng paraan. So, thank you baby for everything. Busog na ako. So, feeling ko yung video na to ay dito ko na lang i-end. So, ayan. Thank you sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng question. At thank you din sa pagpakikinig nyo hanggang dulo. Kung meron man sense or kung kinilig man kayo. At alam ko naman may isang pipiligin dito at si Kier yun. So, anyway. Thank you guys for watching this vlog. And sana nag-enjoy kayo. At kung meron pa kayong gustong video na gusto nyo i-upload ko or gusto nyo imukbang ko, please comment down below. And please don't forget to hit like this video para naman happy tayo lahat. So, ayun lang guys. Thank you for watching. At sana nag-enjoy kayo paulit-ulit. At sana may natutunan din kayo ngayong araw. At dito ko na lang yan. And ang video na to, maraming salamat. See you on our next one. Bye!